Kung gusto kong sagutin yung mga nag-comment doon sa last video natin. Okay, welcome back sa ating vlog. Samahan nyo akong papasok. Ano tayo, Cavite to BGC. May mga bato-bato na naman dito. Kasi nang tatabi, pag tumabi pa sila, mahulog sa kanal. Kung gusto kong sagutin yung mga nag-comment doon sa last video natin, kagaya nung kung may 300k ka ngayon, anong kukunin mo na motor? Ang sinabi niya, pipilihan ko ay NK400, Dominar, tsaka C400. Ang sinagot ko sa kanya sa comment, C400. Kasi yun talaga yung gusto natin dati pa. Pero nung nakakuha naman tayo ng Doming, hindi naman tayo nagsisi. Kahit na may mga issue sa base gasket, okay pa rin para sa akin. Pero gusto ko kasi C400 dati, kasi beginner ako noon. Tapos magaan siya. So ang issue ko lang doon yung pillion seat. So pwede ko naman ipagawa yun para laparan siguro ng konti. Dagdagan yung foam para hindi masyadong hirap yung OBR. Kasi yun yung nagusta kong kay Dominar. Malaki yung pillion seat niya. Bago natin sagutin yun, kung ngayon yun may 300k ako, syempre marami na akong pwede magpilian eh. Halimbawa kung sa Classic, pwede ka mag Bristol kasi 400i yung Cafe Racer tsaka Scrambler, so pwede rin yun. Pero nasa 240 plus yun eh, 230 plus, parang ganun. Halos kapresyo na siya ng bagong NK. So yun nga, so kung sa Classic pa din, kung 300, pwede ka na magdagdag ng 11k, ipon ka pa ng konti yung Royal Enfield Scram 411, ganda rin yun. Nakakita ko na may ganun sa opisina namin eh, kita ko eh. Pero lagpas na yun eh. Pero kung kaya mo pa mag-ipon, kasi walang matitira eh, di ba? So kung yun lang, kung may separate budget ka sa lahat, tapos pang motor lang talaga yung 300, pwede punin mo lang 11k para naka Royal Enfield ka na. Or kung mag-ipon ka lang din, gawin mo ng 315, kuha ka na ng ano, Boje 500 AC. Ang ganda nun eh, naka TFT display na siya. Tapos yun, sa TFT niya merong tire pressure, galing ka eh. Yan yung gusto ko dati, kasi di ka kaya talaga eh. Tapos kung sports bike naman, pwede ka mag ano, yung Invictus or yung 450 SR. So nasa 300 lang din yun, below 300 sila. Ah, sports bike ka na, kasi hindi naman pwede sa atin yun, kasi hindi na nakaya ng likod natin yun. Signs of aging na eh. Tapos kung naked naman, syempre okay yung Assassin, kasi naka-single swing arm siya, stick nga yun eh. Below 300 din yun, parang 299, parang ganun. Teka lang, mag-go ulit. Balik ako kayo. Habang naghihintay. So balik tayo dun sa tanong niya, kung NK400, Dominar, or C400. So nga yung sinagot nga natin dun sa kanya sa comment, C400, kasi yun talaga yung gusto natin. Dati pa yun eh, saka na-approve na nun yung reliability niya. Saka mas maganda talaga yung forma, saka mas magaan. Pero kung isipin mo, 280 yun, 270 plus. So matitira lang siya parang 20. Kaya kung baguhan ka, wala pang gears, so syempre priority yun, 10% dapat, diba? Pero 20k para sa gears, pasok na yun. Medyo ay taas mo lang na konti na mid-tier, kasi nag-expressway ka na, iba na yung speed doon sa city driving, so iba rin yung level ng damage. NK400 naman, 2-cylinder din, mabigat nga lang, pero bigat kasi kayang kuhanin sa experience yun. Malaki masasave mo, para sa 50 plus. So marami ka pang pwedeng gawin doon pang upgrade sa motor. Kasi kung C400,
baka hindi ka na makapag-upgrade kasi bibili ka pa ng gears. Pero kung may gears ka na, makapag-upgrade ka pa rin ng worth 20k eh. Tingin ko okay na rin yun. So, isipin mo na lang, pag si Domeng pa yung binili mo, sobrang laki na lang budget mo nun para mag-upgrade, diba? So, 100. So, syempre, ikaw na rin ba nung decide? Pero kung ako yun, si 400 pa rin. Kahit sulit na sulit ako kay Domeng. Sulit ba ako kay Domeng? Kasi performance, okay. Kahit pa na ilang beses tayo ng base gasket, okay pa rin para sa akin. Pero kung bibili ulit ako, syempre hindi na Domeng, diba? Nakabili na tayo ng Domeng. Pero kung ibibenta ko, baka hindi. Dito tayo nagsimula eh. Kay Domeng tayo nagsimula mag-vlog eh. Baka ma-miss na si Domeng pag kabinenta ko, diba? Kasi inaawitan siya ni Mrs. Gusto kong motor ni Mrs. Kaso nga alam, parang 5 lang siya. So matinding training pa kailangan niya. Pero kaya niya, malakas loob nun eh. Yun. Si 400 pa rin. Tingin ko sa 300, doon sa tatlong option na binigyan niya, okay yun kahit na sino dun. Depende na lang sa'yo. Kung hindi ka na mag-upgrade, tapos may gears ka na, okay ka na sa stock. So, si 400, okay na yun. Manalo ka pa sa performance talaga. A sleeper clutch din yun yun. Si NK kasi walang sleeper clutch. Matigas ang clutch. Nakakita na ako, pinindot ko yung clutch na tigas eh. Pero hindi ko sinak yan, nahiya ako eh. Okay. Hanggang sa muli. Nga sa susunod na video natin ha. Bye-bye.